Bismillahirrahmanirrahim. Muli po, tayo ay nagbabalik sa ating paglalahag ng ating kasaysayan at pananampalataya. So nabanggit natin ang ganda ng mga series ng ating mga ninuno na palipat-lipat. By the way, yung ating Suta ni Tugsulo mula noon hanggang sa kasalukuyan po, meron ng more or less mga 36 na mga leaders na mga sultan ang nagpapalit-palit. At ang kauna-unahang sultan na pumalit kay Sharif Abu Bakar, kay Sultan Abu Bakar, ay ang kanyang anak na si Kamal Uddin. Si Sultan Kamal Uddin. Yun po yung kauna-unahang immediate na pumalit kay Sharif Abu Bakar noong 1450 century. Kaya napakaganda po ng mga pag talagang himay-himayin ang kasaysayan ng ating mga ninuno sa bansang ito, sa bansang Maharlika noong unang panahon. Ito nakakalungkot pagdating ng mga dayuhan na banggit natin tungkol kay Datu Lapu-Lapu, nandiyan po siya sa Mactan. Ngunit dumating itong mga dayuhan, ang mga Kastila sa pangunguna ng isang pinuno na nagangalang si Magellan. Siya po ay isang Portuguese, hindi siya Espanyol. Portuguese po si Magellan. Ang kauna-unahang isla na kanilang nadatnan ay Limasawa Island, ayon sa pagkukwento, pagsasalaysay ng ating kasaysayan sa Pilipinas na pag-aralan na po natin yan sa eskwelahan. At mula dito, doon nag-umpisa ang masalimuot, ang mapait at ang madilim na mga pagkakataon o mga sitwasyon na nararanasan ng ating mga ninuno. Hanggang sa inokupa nila ito noong pagdating nila March 16, 1521, noong Marso 16, 1521, dumating dito sa ating bansang Maharlika ang mga Kastila sa pamumuno ni Magellan, isang Portuguese. Sa utos ng hari ng Espanya, sila ay pumunta rito sa tatlong layunin upang dalhin ang pamumuno, upang ipakilala or introduce, ipakilala ang kanilang pananampalatayang Kristyanismo at upang i-exploit or hanapin ang mga ibang uri ng komersyo or economic research or tungkol sa ekonomiya. So tatlong layunin, politika, relihiyon at ekonomiya. Yan ang naging daladala ng mga dayuhang Kastila na ito hanggang sa ito'y pinakilala at pinuntahan nila si Datu Lapu-Lapu at tinanggihan ni Datu Lapu-Lapu ang mga offer sa kanila na yon. Ngunit may mga ibang leader yan sa parteng Cebu, parteng Limasawa at mga ibang lugar dyan na tinanggap nila yung offer ng mga Kastila. Pero si Datu Lapu-Lapu na nanindigan na ayaw niyang tanggapin at ayaw magpaalipin kasi isa sa mga offer ng mga Kastila na yon ay upang magpasailalim ng pamunuan o pamumuno ng bansang Espanya. Kaya tinanggihan ito ni Datu Lapu-Lapu at binuhos niya ang kanyang buhay, inalay niya para sa kalayaan natin mga henerasyon na huling henerasyon at nagbigay siya ng aral sa mga dayuhan na ito at napaslang ang dayuhan na ito at siya rin ay nag-alay ng buhay sa ngalan ng kanyang pananampalataya at sa ngalan ng kanyang pagiging Maharlika, pagiging nasyonalismo na isang Maharlikano. Kaya ito yung isang aral na kung saan kung tutusin ang kauna-unahang hero, kaya bayani sa ating bansa ay yung mga nagbuwis ng buhay laban sa mga api, laban sa mga mananakop sa ating bansa. At isa na roon ang tanyag na si Datu Lapu-Lapu at mga ibang mga leader natin katulad ni Raja Sulaiman nung sila ay sinakop na ng pangalawang beses na pagpunta ng mga Kastila rito nung somewhere in 17th century, 1471, sa 14th century pa rin,
1571, sa 15th century pa rin na bumalik yung mga Kastila at sila ay nag-gumawa ng military expedition sa pamumuno ni General Villalobos, at ito ay kanilang pinaslang at kanilang ginera ang kaharian ni Raja Sulaiman, which is siya yung pinuno diyan, si Raja Matanda diyan sa Bangkusay, diyan sa May Tondo ngayon, Bangkusay Shore. Sila ay naglaban noon at nagapi si Raja Sulaiman. Kaya naman, isa sa mga pinangalan ng lugar dito, isang munisipyo o isang lugar diyan sa gawing norte, sa gawing malapit sa Pampanga, ang kabila noon ay tinatawag nilang Olongapo. At ito ay pinangalanan ayon sa kasaysayan ng napangyayari na nagapi si Raja Sulaiman, at ang kanyang ulo ay dinala dyan sa gawing Olongapo. So ulo ng apo, o ulo ni apo, ulo ni Raja Sulaiman ay nung siya ay nagapi ng mga kalaban ng mga Kastila noon, dahil sa malakas na puwersa ng mga Kastila, ang lahat ng kanilang, lahat ng kanyang mga halay ay nagapi, sila ay nag-alay ng kanilang mga buhay upang ipaglaban lamang ang ating bansa, upang makuha at ipakita sa mga dayuhan na hindi nila dapat gawin ang ganong pwersadong pananakop sa isang bansa. Kaya ito ay isang aral sa ating mga kapatid na tayo ay dapat mag-isip-isip pagkatapos ng labanan na yon. Nakikita natin ang ginawa ng mga dayuhan na yan sa atin. Ginawa nila, nagkaroon ng mga digmaan, series of na mga paglalaban noon dahil lang sa kanilang pagsakop sa ating bansa. So ang tabayanan po, maya-mayang konti ang karugtong ng ating paglalahad ng ating kasaysayan.